Marshall Peak, Kabanata 1581. Pagbabago. Ngunit hindi lang iyon. Ang pinaka nakakatakot ay ang aura ni Yang Kai. Habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas ang kanyang aura, at ang kapangyarihan sa likod ng bawat suntok niya ay palakas ng palakas. Malinaw na naramdaman ito ni Zhu Lian na nasa gitna ng labanang ito. Pagkatapos makipaglaban para lamang sa isang tasa ng oras, ang lakas ng kabilang partido ay nawala mula sa pagiging kapantay niya tungo sa aktwal na pagsugpo sa kanya. Ano ang nangyayari? Hindi kaya sa lahat ng oras na ito ay hindi niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Ang ekspresyon ni Zhu Lian ay naging mas marangal habang ang kanyang ekspresyon ay nagiging baliw. Siya ay isang mapagmataas na anak ng langit, isang nakasisilaw na bagong bituin sa Monster Star. Hindi siya natatakot sa malalakas na kaaway, at ang kabaliwan sa kanyang bloodline ay sabik na lumaban. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga master maipapakita niya ang kanyang lakas. Sa wakas ay naging interesado siya kay Yang Kai. Piu Xiong, anong nangyayari? 1,000 metro ang layo mula sa larangan ng digmaan, sa bubong ng palasyo, biglang dumating si Shan Qing Luo, nakakunot ang kanyang nuo habang nakatingin sa labanan sa ibaba at nag-aalalang nagtanong. Sa sobrang kaguluhan dito, paanong hindi niya napansin? Matapos mapagtanto na ang pagbabago-bago ng labanan ay nagmumula sa palasyo ni Xia Ningqiang, agad siyang pumunta rito at nakita si Yang Kai at Zhu Lian na nakikipaglaban sa isang madugong labanan. Bakit nakikipag-away si Yang Kai kay Zhu Lian? Hindi ba ilang araw lang pumunta dito si Zhu Lian? Kai na hinalang tanong ni Shan Qing Luo. Kung nag-aaway si Yang Kai at ni Tian, maiintindihan niya. Tutal may salungatan ang dalawa. Napatay ni Yang Kai ang dalawa sa Ninth Order Monster Beast ni Mi Tian, kaya sa personalidad ni Mi Tian, paano niya maaaring pabayaan ang bagay na ito? Gayunpaman, malinaw na hindi pa nagkita si Yang Kai at Zhu Lian. Walang malalim na puot sa pagitan ng dalawa, kaya bakit sila nakikipaglaban hanggang kamatayan sa ibaba? Hindi ko alam. Umiling si Yu Xiong at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit ang kanyang kumikislap na mga mata ay nagbigay daan kay Shan Qing Luo na makakita ng ilang mga pahiwatig. Hindi mo talaga alam. Pinaikit ni Shan Qing Luo ang kanyang mga mata kay Yu Xiong, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang magagandang mata. Ahem. Hindi ko talaga alam. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, kung ano ang nangyayari. Kinagat ni Shan Qing Luo ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Biglang naging mapait ang mukha ni Yu Xiong habang naaawa siyang nakatitig kay Shan Qing Luo, isang malungkot na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha habang sinasampal niya ang kanyang mga labi. Hindi siya kaimik, tulad ng inaasahan. Lahat ng ito ay iyong ginagawa. Si Shan Qing Luo ay halos magalit hanggang mamatay, ang kanyang dibdib ay kumakabog ng husto. Si Zhu Lian ay hindi isang ordinaryong monster race cultivator, kaya nagpa siya si Yang Kai na labanan siya. Hindi mahalaga kung siya ay nanalo o natalo. Walang magandang mangyayari. Matapos mapagtanto na ito ay isang bitag na ginawa ni Yu Xiong. Nais ni Shan Qing Luo na tagterin niya ang murang kapatid niyang ito sa 8 piraso upang mailabas ang puot sa kanyang puso. Wala akong ginawa. Napakamot ng ulo si Yu Xiong. Kakarating lang ni Zhu Lian sa palasyo ilang araw na ang nakalipas. Ipinagyayabang ko lang kung gaano kahusay ang alchemy skills ni Grandmaster Xia sa harap niya at ni Mi Tian, at nagkataon na kailangan ng blood refining ng ilang mga table tasks, kaya... Hindi umimik si Shan Qing Luo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan ng mata si Yu Xiong. Hindi ito kasalanan ni Big Brother. Noong una ay gusto ni Big Brother na hikayatin si Mi Tian na kumilos, ngunit ang taong iyon ay masyadong tuso at talagang hinayaan si Zhu Lian na gawin ito. And, right, speaking of which, kasalanan mo ang lahat. Kaya ako ang may kasalanan. Sumigaw si Shan Qing Luo, lumaki ang kanyang galit. Nag-aalalang bamulong si Yu Xiong. Hindi ba ikaw ang ayaw na kumilos si Big Brother? Ang foster mother ang nagutos kay Big Brother na alamin ang lalim ng batang iyon, kaya kailangang mag-isip si Big Brother ng 3 araw at 3 gabi bago makaisip ng magandang ideya. Kung hinayaan mo lang si Big Brother na kumilos, mas naging maingat ako na hindi masaktan ang maliit na batang iyon. Kahit anong mangyari, bayanan ko pa rin siya, ha ha ha. So, kasalanan ko talaga. Matamis na ngumiti si Shan Qing Luo habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi, kasalanan lahat ni Big Brother. Agad na inamin ni Yu Xiong ang kanyang pagkakamali. Alam niyang kung patuloy pa rin itong mang-aabala sa kanya, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas, kaya kung umasta siya na parang duwag, patatawarin siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung may mangyari sa lalaki ko, papatayin kita. Si Shan Qing Luo ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Sobrang nag-aalala, Sister Qing Luo. Sa pagkakataong iyon, may biglang nagsalita sa gilid. Parehong nagulat sina Shan Qing Luo at Yu Xiong at mabilis na lumingon sa pinanggalingan ng boses, nalaman lamang na dumating si Bahi sa hindi malamang oras at nakatayo hindi kalayuan sa kanila.
Karapat-dapat na maging pinakamalakas na master sa ilalim ng Origin King Realm sa Monster Star. Tila pagkatapos na mamuhay sa pag-iisa sa loob ng 200 taon, hindi lamang ang kanyang paglilinang ay hindi bumalik, ito ay talagang sumulong pa. Si Yu Shuang at Shan Qing Luo ay napuno ng pagkamangha at mabilis na sumaludo. Senior, ang sinabi mo ngayon lang. Optimistic ka ba kay Yang Kai? Tiningnan ni Shan Qing Luo si Bahi gamit ang kanyang magagandang mata at tuwang-tuwang nagtanong. Bagamat isa rin siyang third order origin return ng Realm Cultivator, na maihahambing kay Bahi, sa mga tuntunin ng paningin, inamin niya na hindi niya maikukumpara sa kabilang partido, kaya't mas gamaan ang pakiramdam niya sa mga salita ni Bahi. Kumalaklak si Bahi, hindi ko sinabi yon, ngunit hindi talaga siya madaling pakitunguhan. Natatakot akong hindi siya mapababa ni Zhu Lian, oo, sa kanyang kasalukuyang estado. Pagkatapos sabihin niyon, muling bamantong hininga si Bahi. Nakakamangha, nakakamangha. Ang mga kabataan ngayon ay talagang kamangha-mangha. Ang batang ito ay isa lamang second order origin return ng Realm Cultivator, ngunit nagawa niyang pilitin si Zhu Lian sa ganoong kalagayan. Kung talagang makapasok siya sa third order, tiyak na hindi niya kalaban si Zhu Lian. Mukhang masaya si Shan Qing Luo habang namumuo sa kanyang puso ang pagmamalaki. Ito ang lalaking pinili niya. Iyon ay kung gaano ito katanji tangi. Noong siya ay nasa Central Capital, nagsimula siya ng isang bagyo sa kanyang mahinang paglilinang. Sa oras na iyon, madalas siyang gumawa ng mga himala, ngunit pagkatapos ng ilang dosenang taon, tila mas namumukod tangi siya kaysa noon. Si Zhu Lian ay hindi isang ordinaryong Monster Race Master, mayroon siyang mahusay na background at isa siyang nangungunang buhay kahit na sa mga master ng Third Order Origin Return ng Realm. Ang magagandang mata ni Shan Qing Luo ay namumulaklak na may kakaibang kinanghabang ang isang pakiramdam ng pagmamalaki ay namumuo sa kanyang puso, na parang si Yang Kai, gaano man ito kapanipaniwala, ito ay normal. Senior, kakasabi mo lang ba na sa estado niya ngayon, hindi siya mapapabagsak ni Zhu Lian? Si Yu Shong, sa kabilang banda, ay naunawaan ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Bahi. And, hindi pa ginagamit ni Zhu Lian ang kanyang buong lakas. Dapat mong makita na ang potensyal ng bloodline ng Blood Flood Dragon ay hindi pa ganap na nagising. Nakangiting paliwanag ni Bahi. Nang marinig ang kanyang sinabi, ang magandang mukha ni Shan Qing Luo ay hindi napigil ang lumubog. Bigla niyang napagtanto ang problemang ito. Maingat na sumulyap si Yu Shong kay Shan Qing Luo at mahinang nagtanong. Kung gayon, senior, kung gagawin ni Zhu Lian ang lahat, mapipigilan ba siya ng aking bayaw? Hindi ko alam. Ahinang ngumiti si Bahi. Hindi ko alam ang mga detalye ng lakas ng lalaking ito, pero kung yun lang ang meron siya, hindi niya dapat mapigilan. Kung may iba siyang paraan, bagaman, hindi ko masasabi ng sigurado, ngunit sa aking opinyon, sa isang paligsahan ng pisikal na lakas, si Zhu Lian ang nangunguna. Si Zhu Lian ang may kalamangan. And, iyon din ang iniisip ni Junior. Tumanggo si Yu Shong bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang isang tao, na may mababang kaharian, na kayang labanan si Zhu Lian sa ganoong sukat ay isang bagay na maipagmamalaki. Utos ng foster mother. Mukhang kaya niyang tapusin ng perpekto ang kanyang gawain. Ganyan ang pagganap. Dapat aprubahan siya ng foster mother, ngunit problema ang pagtataksil ng batang ito. Hinding-hindi papayagan ng foster mother ang little sister na makibahagi sa isang lalaki sa ibang babae. Little sister, makatitiyak ka. Kung hindi magiging maayos ang mga bagay, maaaring bumaba si Big Brother at paghiwalayin sila. Naaliw si Yu Shong. Mariin siyang tinitigan ni Shan Qing Luo, dahilan para mapalabas ang isang mahinang tawa ni Yu Shong. Oh, Golden Blood. Si Bahi ay biglang nagsalita na may pagtataka habang nakatitig kay Yang Kai na parang hindi makapaniwala. Nalaman niya na ang dugong dumadaloy mula sa mga sugat ni Yang Kai ay talagang isang maputlang gininto ang kulay. Hindi ito ang kulay ng dugo ng isang tao. Nagtataglay ba talaga siya ng kakaibang bloodline na nagbigay daan sa kanya na makipagkompetensya kay Zhu Lian sa pisikal na lakas? Ngunit, anong uri ng bloodline ang maaaring magbunga ng gayong gininto ang dugo? Ang dugong naglabas ng maputlang gininto ang kinang ay tila naglalaman ng surge ng sigla, at sa sandaling lumitaw ito, sinimulan nitong ayusin ang mga sugat sa katawan ni Yang Kai. Ang kanyang mga bitak na balat at laman ay naibalik sa dating kalagayan sa isang kisap mata. Anong uri ng makapangyarihang kakayahan sa pagpapanumbalik ito? Nagulat si Bahi sa pagkakataong ito at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang sumandal ng kaunti, parang gusto niyang makakita ng mas malinaw. 1,000 metro ang layo, patuloy pa rin ang madugong labanan. Parehong naliligo sa dugo si Yang Kai at Zhu Lian, ang maputlang gininto ang kulay at pulang dugo na mga kulay ay nagsasama-sama at namamansa sa kanilang mga katawan. Hong hong hong. Isang serye ng mga pagsabog ang biglang umalangaw mula sa punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng marahas na puwersa at naghiwalay si Yang Kai at Zhu Lian.
Parehong matalas at determinado ang kanilang mga mata na parang agila, walang pakialam sa sariling sugat at malamig na nakatingin sa isa't isa. Human, you really are amazing. Binabawi ko ang dati kong pagmamayabang, napakagaling mong kalaban. Huminga ng malalim si Zulian at sumigaw sa malalim na boses. Ganoon ba, tumisi si Yang Kai. Pero mukhang hindi ka ganoon kagaling. Tumawa si Zulian. Talagang mayabang, ang young lord na ito ay matagal nang hindi nakatagpo ng taong katulad mo. Ang huling lalaking nang ahas magsalita sa akin ng ganito ay pinaghiwa-hiwalay ko. Sana ay makatagal ka pa at hayaan mo akong magsaya. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang tumulo ang mga patak ng dugo mula sa nakalantad na balat ni Zulian. Sa sandaling lumitaw ang mga patak ng dugong ito, nag-transform sila sa isang ambon ng dugo na bumabalot kay Zulian. Naging sanhi ito ng kanyang dati ng marahas na aura na lumakas ng 30%. Sa isang iglap, si Zulian ay tila naging dugong tao, ang kanyang buong katawan ay pula, na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na anyo. Umikot ang ambon ng dugo sa kanyang katawan at biglang nag-transform sa mga kaliskis na tumatakip sa kanyang balat. Kasabay nito, lumitaw ang dalawang pulang hubog na sungay sa noo ni Zulian, na nagbigay sa kanya ng maringgal na anyo. Flood Dragon Transformation. Sigaw ni Bahi sa malalim na boses habang nagiging marangal ang kanyang ekspresyon. Naging tense rin ang ekspresyon ni Shanqing Luo habang mas naging solemn na ang mukha ni Yushong. Si Zulian ay anak ng Blood Flood Dragon Tribal Lord at nagtataglay ng bloodline ng Blood Flood Dragon. Siya ang pinakamakapangyarihang bloodline ng Monster Race sa Monster Star, isang katotohanang kailangang aminin ng lahat ng Masters ng Monster Race. Pagkatapos ipakita ang Flood Dragon Transformation, ang lakas ni Zulian ay tataas ng hindi bababa sa 30%, isang secret technique ng bloodline ng Blood Flood Dragon. Karamihan sa mga makapangyarihang Monster Race Master ay nagtataglay ng secret technique na ito, ngunit depende sa kanilang bloodline, ang potensyal na maaari nilang pasiglahin ay mag-iiba. Ang kasalukuyang Zulian, kumpara sa ngayon, ay parang ibang tao. Isang mabangis at umaalingaw-ngaw na aura ang kumalat mula sa kanya, na naging dahilan upang manginig ang buong mundo. Parang kumukulo at nasusunog ang dugo sa katawan niya. Isang pulang aura ang bumalot sa kanya. Ang pulang ambon ay umikot at nagbago, umaangat sa hangin na parang apoy, na nagmistulang nagninangas na bowl ang apoy. Ilalabas ni Zulian ang lahat. Martial Peak, Kabanata 1582. Malaking kahihiyan. Naabot na ng maliit na brat na iyon na si Zulian ang Flood Dragon Transformation. Sa palasyo ni Chiyu, mahinang bamulong siya sa sarili habang siya ay naging mas maasikaso sa mga galaw na nagmumula sa kanyang silid sa itaas ng bahay. Bilang isa sa 10 mahusay na tribal lords, syempre, hindi siya tatakbo para panoorin ang labanan tulad ni na Shanqing Luo at Yushong. Ang paggawa nito ay masyadong nakakasira, ngunit sa kanyang makapangyarihang divine sense, hindi naging problema para sa kanya ang palihim na sumilip at hindi mag-alala na matuklasan siya. Sa totoo lang, ang labanan sa pagitan ni na Yang Kai at Zulian ay talagang nagpaliwanag sa kanyang mga mata. Sino si Zulian? Siya ay anak ng Blood Flood Dragon Tribal Lord, ang kahalili na nilinang ng Blood Flood Dragon Tribal Lord ng buong lakas. Siya ang magiging master ng Blood Flood Dragon Territory, ngunit kahit na sa kanyang makapangyarihang Third Order Origin Return ng Realm Cultivation, hindi pa rin niya nagawang talunin si Yang Kai. Kung makakalaban ni Yang Kai ng pantay-pantay sa isang ordinaryong Third Order Origin Return ng Realm Cultivator, siya ay maituturing na isang heaven-defying genius, ngunit ang kanyang kalaban ay si Zulian. Hindi kailanman inaasahan ni Chiyu na si Yang Kai, bilang isang tao, ay mapipilit talaga si Zulian na gamitin ang kanyang Flood Dragon Transformation sa isang labanan ng pisikal na lakas. Kahit na sa mga eksperto ng Demon Race, kakaunti lang ang makakagawa nito. Ginawa ito ni Yang Kai, bilang isang tao. Ang ganitong bagay ay hindi pa nangyari sa Monster Star dati. Ang Human Cultivator sa Monster Star ay pinigilan ng Monster Race at ang cultivation resources ay kakaunti. Kahit na ang mga master ng Origin Return ng Realm ay bihira, lalo pa ang isang taong makakalaban ng direkta sa anak ng Blood Flood Dragon Tribal Lord. Nagulat si Chiyu habang palihim niyang sinisisi ang sarili dahil hindi niya makita ang tunay na lakas ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kanyang mga nagawa sa ibang mga teritoryo. Kung ang kanyang kabuoang lakas ay talagang mahusay, siya ay karapat-dapat kay Shanqing Luo. Kung ganoon nga ang kaso, hindi imposibleng maisakatuparan niya ang mabuting gawaing ito. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya magagawang paikop si Shanqing Luo, ngunit makakaipon din siya ng isang makapangyarihang kaalyado, na pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos nang nangyari kay Bahi 200 taon na ang nakalilipas, hindi na nang ahas si Chiyu na tutulan ng ganoong bagay. Natatakot siyang pukawin ang pagkasuklam ni Shanqing Luo at ulitin ang mga pagkakamali ni Bahi. Sana hindi mo ako bibigwin. Sa pag-iisip na iyon, itinago ni Chiyu ang kanyang divine sense sa paligid ng larangan ng digmaan at binigyang pansin ang sitwasyon doon.
Sa labas ng silid sa itaas ng bahay, sumimangot si Yang Kai. Tinitigan niya si Zulian na may kakaibang ekspresyon. Sa sandaling ito, nagdadalisay siya ng dugo. Mabagsik at nakakatakot ang itsura nito. Ang nakalantad na balat nito ay natatakpan ng pulang kaliskis ng dugo, at ang buong katawan nito ay namumula ng pulang kinang habang ang layunin ng labanan ay tumataas. Nakita niya ang kakaibang itsura sa mukha ni Yang Kai. Tumawa siya ng malakas, "Tao, huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka. Kung natatakot ka, hindi pa huli ang lahat para humingi ng awa. Marunong ka lang bang magsalita ng malaki?" Ikinukot ni Yang Kai ang kanyang mga labi, at ang kakaibang itsura sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Sa sandaling ipinakita ni Zulian ang kanyang Flood Dragon Transformation, ang ekspresyon ni Zulian ay nagbago ng husto. Naramdaman ni Yang Kai ang pagdagsa ng enerhiya sa kanyang katawan na nagsimulang gumalaw, na parabang gusto nitong magmadaling lumabas sa kanyang katawan nang hindi mapigilan. Ito ang nagpagulat sa kanya. Matapos malaman kung anong uri ng kapangyarihan ang sanhi nito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Hindi pinayagan ni Yang Kai na pumutok ang misteryosong kapangyarihang ito at sa halip ay pinigilan ito. Biglang napuno ng limang kulay na liwanag ang kanyang katawan, at ang limang kulay na liwanag na ito ay tila may sariling isip, na bumabalot sa kanyang katawan at gumagala. Ang momentum ni Yang Kai, na hindi mahina sa simula, ay tumaas sa isang iglap. Ano ito? Nagulat bahi at iniunat ang kanyang leeg para tingnan si Yang Kai. Damn it, hindi talaga niya ginagamit ang buong lakas niya. Masyadong nakakatakot ang lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ni Yu Xiong habang napuno ng hindi makapaniwalang tingin ang kanyang mukha. Si Mi Tian, na nanunood ng labanan mula sa malayo, ay nagulat. Naisip niya na pagkatapos ipakita ni Zulian ang kanyang Flood Dragon Transformation, matatalo si Yang Kai, ngunit ngayon, sa isang kisap mata, gumamit na rin si Yang Kai ng ilang uri ng misteryosong secret technique para palakasin ang sarili niyang lakas. Ang mga sikretong teknik ng tao ay talagang malawak. Tuwang-tuwa si Mi Tian habang hindi kumukurap na nakatitig kay Yang Kai, tila sinusubukang alamin kung anong uri ng mahiwagang epekto ang mayroon itong limang kulay na liwanag. Ang limang kulay na liwanag ay may iba't ibang kulay, dilaw, asul, puti, pula, ginto. Lahat ng mga ito ay magkakaugnay at naglabas ng limang magkakaibang aura, ngunit ang limang aura na ito ay ganap na nagsanib ng walang kaunting awkwardness. Timang elemento na hindi masisira Sword Chi. Ang mga natamo ni Yang Kai sa pisikal na lakas ay napakataas hindi lamang dahil maganda ang kanyang pundasyon, ngunit dahil din sa kumuha siya ng malaking halaga ng Life Revitalizing Jade Cream upang lumikha ng isang malaking halaga ng purong Golden Blood, na lubos na nagpayaman sa kanyang sigla at sigla. Ang Five Elements and Destructible Sword Tempering Art na kanyang nilinang ay nagpapataas din ng kanyang pisikal na lakas sa isang bagong antas. Ito ay isang napakamisteryosong body tempering secret art. Noong nilinang ito ni Yang Kai, ang grado ng limang elemento na pinakamataas na kayamanan na kanyang pinili ay napakataas, kaya natural na kapansin-pansin ang mga epekto. Ngayong naabot na niya ang minor accomplishment stage sa Five Elements and Destructible Sword Tempering Art, magagamit niya ito para labanan ang kanyang mga kaaway. Sa pagtingin kay Yang Kai na nababalutan ng limang kulay na liwanag, si Zulian ay natigilan sandali, ngunit maya-maya ay ngumisi. "Mabuti, mabuti, mabuti, tao. Tila ginamit mo rin ang iyong trump card. Tingnan natin kung sino ang mas malakas sa pagitan mo at sa akin." Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang kanyang figure ay naging pulang ilaw ng dugo at bumaril patungo kay Yang Kai. Ang pulang ilaw ay parang ulap ng dugo, direktang bumubulusok sa tuktok ng ulo ni Yang Kai, na nagbukas ng isang higanteng halimaw na bumabalot kay Yang Kai, na gustong limunin siya ng buo. Ang ambon ng dugo na pumupuno sa hangin ay napuno ng isang napakasama at marahas na aura, na naglalabas ng kaloob-loobang kalupitan sa kaibuturan ng puso ni Yang Kai, na naging sanhi ng pamumula ng kanyang mga mata. Sumigaw si Yang Kai nang sumiklab ang limang kulay na liwanag, na nagiging limang layer ng energy armor na bumabalot sa kanyang katawan. Isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang lumitaw mula sa mga kamao ni Yang Kai at sa isang iglap, tila natatakpan sila ng hindi mabilang na maliliit na gintong karayom na sumabog sa ulap ng dugo. Kabilang sa Five Elements and Destructible Sword Chi, ang Metal Element ang pinakamatalas at pinakanakamamatay habang ang Earth Element ang may pinakanamumukod tanging depensa. Ang limang elementong ito ay ganap na umakma sa isa't isa. Ang layer ng pinong dugo pulang kaliskis sa katawan ni Zulian ay napakatibay sa unang tingin, kaya natural na ginamit ni Yang Kai ang Metal Element na Indestructible Sword Chi para atakehin ang kanyang kaaway. Ang lahat ng mga master na nagbibigay pansin sa labanan na ito ay humihinga sa sandaling ito, gustong malaman kung sino ang mas mahusay sa pagitan ni Yang Kai at Zulian pagkatapos gamitin ang kanikanilang secret techniques. Gayunpaman, nakakagulat ang resulta. Walang matinding labanan, wala ring matagal na gusot tulad ng dati.
Sa pagkakataong ito, pagkatapos magbanggaan si Nayang Kai at Zulian, si Zulian ay tila agad na natalo. Mula sa pulang dugo na ilaw, umalangaw-ngaw ang mga bulalas at dagandong ni Zulian habang nanatiling tahimik si Yang Kai, ngunit masasabi ng lahat na naglulunsad siya ng isang mabangis at walang awa na pag-atake. Tumalsik ang dugo habang sunod-sunod na kaliskis ang nalaglag. Ito ang mga kaliskis ni Zulian. Nanginag ang mga mata ni Bahi. Hanggang sa sandaling ito ay napagpasyahan niya sa wakas na ang mga natamo ni Yang Kai sa pisikal na lakas ay nalampasan ang mga natamo ng Blood Flood Dragon, na kilala sa tiyaga at lakas nito. Si Bahi ay ganap na mali ang paghusga sa binata noon. Hindi niya namamalayan na inilagay niya ang kanyang sarili sa posisyon ni Zulian at inisip kung paano niya lulutasin ang kasalukuyang krisis kung siya si Zulian. Namutla ang kanyang mukha sa resultang kanyang nadatnan. Walang kapangyarihan. Siya ay tunay na walang kapangyarihan. Ang tunay na lakas nitong Second Order Origin Return ng Realm na tao ay hindi mas mababa sa sinumang Third Order Origin Realm Master at mas mabangis pa kaysa sa karamihan ng mga Third Order Origin Realm Masters. Bumaba man si Bahi para kalabanan siya ng isa laban sa isa, natatakot siyang hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Si Bahi ay tumutulo ang malamig na pawis sa noo habang siya ay umuungol sa kanyang puso. Siya ay ganap na natulala, hindi alam kung ano ang pinanggalingan ni Yang Kai. Ang ganitong henyo, kahit na hinanap ng isa ang buong teritoryo ng Star, malamang nawala ng iba pa. Rito Sister, sa tingin mo saang Cultivation Star galing ang bayaw ko? Walang laman na tanong ni Yushong. Isang napakaliit na mababang antas na bituin. Tumiti si Shan Qing Luo. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo malalaman. Mga low-level stars. Naramdaman ni Yushong na hindi siya makapag-isip ng maayos. Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang isang tao mula sa isang mababang antas na star? Sapat na ang kanyang lakas para magpakamatay ang lahat ng tao sa teritoryo ng star na inakala nilang mga henyo dahil sa kalungkutan at galit. Mabuti, pwede ka bang magsumbong sa foster mother ngayon? Malamang, ang foster mother ay lubos na masisiyahan sa resultang ito. Si Shan Qing Luo ay sumulyap kay Yushong na may isang ngiti na sapat na upang masilaw ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Oo naman. Si Yushong ay tumanggol ng husto. Kung ang foster mother ay hindi nasisiyahan sa ganoong bagay sa isang tao, malamang na walang magiging tao. Sa laban ng ito, ang mura nitong bayaw na ito ay napatunayan ang kanyang lakas sa lahat. Si Shan Qing Luo ay hindi na nagsalita at tulala na lang tumitig, ang kanyang isip ay nahuhulog sa lakas ni Yang Kai, hindi na makawala. Pagkatapos makumpirma na si Yang Kai ang nang ibabaw, hindi na siya nag-alala kay Yang Kai at sa halip ay nagsimulang pahalagahan ang laban na ito. Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw habang si Zulian ay umatras, ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang siya ay nakatitig kay Yang Kai nanginginig. Ang kanyang aura ay nalanta at hindi mabilang na dugo pulang kaliskis ang nahulog mula sa kanyang katawan. Maging ang dalawang hubog na sungay sa kanyang noo ay tila nanlabo, hindi na naglalabas ng nakasisilaw na kinang na mayroon sila kanina. Isang malaking kahihiyan. Napilitan sa ganoong kalagayan ng isang taong cultivator na isang minor realm na mas mababa sa kanya ay isang mantsa lamang sa kanyang buhay. Hindi niya matanggap ang ganoong resulta. Sa Monster Star, siya, si Zulian, ay sikat sa kanyang husay sa pakikipaglaban at hindi natatakot sa sinumang cultivator sa ibaba ng Origin King Realm. Kahit si Mitian ay hindi na ilagay sa kanyang mga mata, ngunit ang taong ito na hindi kilalang pinanggalingan ay nagdusa sa kanya ng malaking pagkatalo at pinahiya ang kanyang kadugo. Paano niya ito matatanggap? Paano siya magiging handa na sumuko? Tao, pinilit mo akong gawin ito. Umungol si Zulian, at pagkatapos niyang magsalita, lumitaw sa kanyang mukha ang determinasyon nang ibuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang butil na pulang dugo. Ang butil na ito ay kasing laki ng kamao ng isang sanggol at naglalaman ng nakakatakot na dami ng kapangyarihan. Malabo, parang may maliit na bagay na parang ahas na lumalangoy sa loob nitong butil ng dugo. Nabaliw si Zulian. Nagulat si Yushong at napasigaw sa takot. Iniluwa niya talaga ang kanyang monster core. Hindi maganda, lalabas si Zulian. Bakas din sa mukha ni Bahi ang takot habang nagmamadaling sumigaw. Pigilan mo siya. Pagkasabi nito, nagmamadali siyang pumunta sa larangan ng digmaan. Tila nakabawi rin si Shan Qing Luo at tumanggo bago sumunod ng malapit sa likod ni Bahi. Ang mga eksperto ng Demon Clan, hindi alintana kung sila ay nagbago mula sa mga demonyong hayop tungo sa mga tao o ipinanganak na may katawan ng tao, ay mayroong isang espesyal na bagay na tinatawag na Inner Elixir sa kanilang mga katawan. Ang Inner Elixir ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Demon Clan. Ito ay ang pagkakaroon ng kanilang buhay. Ang isang Monster Race Cultivator ay hindi kailanman gagamitin ang kanilang Monster Core sa labanan maliban kung ito ay talagang kinakailangan, dahil kapag ito ay nasira, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Marshall Peak, Kabanata 1583. Masyado mo akong minamaliit.
Ang panganib na kailangan niyang gawin ay hindi maliit, ngunit ang paggamit ng kanyang Monster Core ay maaaring makapagpataas ng lakas ng isang Monster Race Cultivator. Ang pagluwa ni Zulian ng kanyang Monster Core sa oras na ito ay nagpakita kung gaano siya naging baliw, kaya hindi nakakagulat na si Bahi at ang iba pa ay labis na natakot. Pambihira ang pagkakakilanlan ni Zulian, kaya kung matalo pa rin siya ni Yang Kai kahit na ginamit niya ang kanyang Monster Core, hinding-hindi susuko ang Blood Flood Dragon Tribal Lord. Siya ay isang nangungunang master na ang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Chiyu, kaya kung siya ay magalit, ang lahat ng Monster Star ay mahuhulog sa kadiliman. Ngunit kung nanalo si Zulian, sa kanyang kasalukuyang kabaliwan, hindi magiging mas mabuti ang kapalaran ni Yang Kai. Paanong si Bahi, Yu Xiong, at Shan Qing Luo ay nakatayo lang at nanunood? Kaya, anuman ang mangyari, kailangan nilang pigilan si Zulian bago niya magamit ang Source Strength na nasa kanyang Monster Core. Noon lamang nila magagawang maliliit na problema ang malalaking problema at ang maliliit na problema ay wala. Hindi naman mabagal ang galaw ng tatlong ito. 1,000 metro lang ang agwat nila, kaya sa kanilang lakas, nakarating sila sa larangan ng digmaan sa isang kisap mata. Ibinuka ni Bahi ang kanyang bibig at akmang kikilos bilang isang peacemaker at ikayatin ang dalawa na tumigil, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, isang malakas na dagandong ang umalangaw mula sa katawan ni Yang Kai, at kasabay nito, isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ang kumalat. Kahit ang isang kasing lakas ni Ba ay naramdaman niya ang panginginig ng kanyang puso. Ang mga salitang sasabihin niya ay natigil sa kanyang lalamunan habang siya ay nakatitig kay Yang Kai ng may takot, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay kumikibot. Kung tama ang narinig niya, ang malakas na dagandong na iyon ngayon ay dapat na Dragon Roar. Sa loob ng kanyang palasyo, ang magandang mukha ni Chiyu ay namutla habang siya ay biglang tumayo, isang kakaibang kinangang kumikislap sa kanyang magagandang mata, na parang may natuklasan siyang hindi kapanipaniwala. Kahit na sa kanyang Second Order Origin King Cultivation, nang umalangaw-ngaw ang dagandong na iyon, nakaramdam pa rin siya ng goosebumps sa buong katawan. Iyon ay isang likas na paggalang na walang kinalaman sa lakas. Si Chiyu ay may bakas ng bloodline ng Heavenly Moon Demon Spider, kaya naman siya ay nakapag-cultivate sa Origin King Realm. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay napaka-optimistiko tungkol kay Shan Qing Luo, na sumisip-sip ng Heavenly Moon Demon Spider Source, at hindi nag-atubiling tanggapin si Shan Qing Luo bilang kanyang adopted daughter at masigla siyang nilinang. Inaasahan niya ang araw na maibabalik ni Shan Qing Luo ang kamahalan ng Heavenly Moon Demon Spider sa mundong ito at muling makita ang sinaunang panahon. Ang kapangyarihan ng Heavenly Moon Demon Spider. Ang Heavenly Moon Demon Spider ay isang sinaunang species. Ito ay isang nakakatakot na monster beast. Gayunpaman, kumpara sa maalamat na Ancient Divine Spirits, mayroon pa ring puwang. Sa mga Ancient Divine Spirits, naghari ang mga Dragon at Phoenix. Sa kasamaang palad, ang napakalakas na Divine Spirit. Matagal na siyang nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Tanging sa pinakasinaunang mga aklat at mga talaan lamang makikita ng isang tao ang kanilang mga pigurang tumatakip sa langit at ang kanilang mga pinalaking paglalarawan. Yung mga Ancient Divine Spirits na umiral lang sa mga alamat. Sa mahigpit na pagsasalita, sila ay bahagi rin ng Yao Clan, ngunit sila ay ipinanganak ng mga emperador ng Yao Clan. Sila ay mga buhay na kailangang yumukod ng bawat Yao Clan. Naisip ni Chiyu na ang mga Ancient Divine Spirits na ito ay nawala na. Ngunit sa kanyang pansamantalang paninirahan, wala siyang pagpipilian. Bigla niyang narinig ang purong dragon na umuungal. Dumiretso ito sa Nine Heavens, at nagbibingi-bingihan, dahilan para manginig sa takot ang bakas ng bloodline ng Heavenly Moon Demon Spider sa kanyang katawan. Hindi na siya nagdalawang isip. Kumislap ang kanyang pigirya at nawala sa palasyo. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa larangan ng digmaan. Alam niyang nasa malaking problema si Zulian sa pagkakataong ito. Sa labas ng palasyo, nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai habang huminga siya ng malalim, sumuko sa pagsupil sa mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan at hinayaan itong sumabog. Ang dagandong ng dragon ay yumanig sa langit at isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang kumislap nang biglang lumitaw ang isang malaking gintong pigirya mula sa katawan ni Yang Kai. Tinakpan ng pigurang ito ang kalangitan at naglabas ng makapal na maringgal na aura. Ang dalawang mata nito, na mas malaki pa sa mga bahay, ay kulay ginto rin, nakakamangha sa mga nakatingin sa kanila. Umiling-iling at kamakawag ng buntot, dumiretso ito patungo kay Zulian nang walang kaunting pag-aalinlangan. Napatulala si Zulian. Agad na napawi ang nagliliyab na aura sa kanyang katawan na parabang binuhusan ito ng isang palanggana ng malamig na tubig. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, binuksan ng Golden Dragon ang dagwang sikmura nito at kinagat ang Monster Core sa harap niya, nilunok ito sa tiyan nito. Kaagad pagkatapos, bumalik ito sa tuktok ng ulo ni Yang Kai at tumingin sa ibaba. Imposible! Hindi sinasadyang sumigaw si Mitian habang nakatitig sa gininto ang dragon, nagulat sa biglang pagsulpot ng pigurang ito.
Divine Dragon. Halos tagatin ni Yu Xiong ang kanyang dila habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto. Walang bituing tinitigan ni Bahi ang nakagigimbal na eksena sa kanyang harapan, na parabang nawalan siya ng kakayahang magsalita. Ang magagandang mata ni Shan Qing Luo ay kumislap ng napakatalino nang biglang lumitaw sa likuran niya ang isang walong paa na higanteng silver spider, na lumalaban sa makapal na dragon pressure. Ang higanteng gagamba na ito ay kasing laki ng isang bahay at ang multo nito ay napaka-condensed na tila halos nahahawakan, na may marka ng crescent moon sa noo. Heavenly Moon Demon Spider. Sa lahat ng taong naroroon, siya lang ang nasa mas magandang sitwasyon. Una, siya ay isang tao, kaya ang pagsupil sa kanya ng dragon pressure ay pinakamaliit, at pangalawa, mayroon siyang lakas na labanan ng Heavenly Moon Demon Spider Source. Gayunpaman, nabigla pa rin siya sa Golden Dragon na biglang sumugod palabas sa katawan ni Yang Kai. Natahimik ang mga manunood nang biglang natapos ang madugong labanan, na naiwan lamang ang tunog ng mabibigat na paghinga. Tumangala si Yang Kai, isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mukha habang nilinggan niya si Zhu Lian at mahinang sinabi. Paumanhin, mukhang interesadong-interesado ang taong ito sa iyong Monster Core. Hindi ko ito nagawang pigilan. Tubhang mapatla ang mukha ni Zhu Lian habang ang pagmamataas sa kanyang mga mata ay bumagsak na parang isang skyscraper, na naging sanhi ng pagkasira. Sa labanang ito, ganap siyang hinampas ni Yang Kai mula sa loob palabas, mula sa kanyang katawan hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng nakakatakot na pagsupil ng Dragon Pressure, hindi na maisip ni Zhu Lian na bawiin ang kanyang Monster Core. Tama na, isang maselang sigaw ang biglang umalangaw-ngaw, at ang pigirya ng isang magandang babae ay biglang lumitaw sa kawalan. Ang kanyang matalas na mata ay dumaan sa karamihan, at sa wakas ay tumangala sa Golden Dragon. Huminga siya ng malalim, at ang matambok niyang mga suso ay lumakas pababa. Foster Mother. Nagmamadaling tumawag sina Shan Qing Luo at Yu Xiong. Guro. Si Bahi ay yumuko ng may paggalang. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai habang winalis niya ang magandang babaeng ito gamit ang kanyang divine sense, ngunit laking gulat niya nang makitang hindi niya makita ang kanyang kaibuturan. Siya ay isang Origin King Realm Master. Ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay halata. Walang alinlangan na siya ang may-ari ng palasyong ito, si Qiyu. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yang Kai ng Origin King Realm Cultivator. Matagal na siyang nakasama ni Guizhu noon, ngunit ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Qiyu ay mas nakakatakot kaysa kay Guizhu. Pagkatapos ng lahat, si Guizhu ay isa lamang First Order Origin King habang naabot na ni Qiyu ang Second Order. Ang agwat ng isang Minor Realm ay parang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Binabati ni Junior Yang Kai si Senior Qiyu. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sumigaw ng malakas. Nakatingin lang si Qiyu sa kanya ngayon at marahang tumanggo. Ikaw ay panauhin din ng aking palasyo, kaya hindi na kailangang maging magalang. Tumisi si Yang Kai at sinabi. Matagal nang hinahangaan ni Junior ang prestihiyo ni Senior at dapat ay nagkusa na bisitahin si Senior, ngunit napakababa ng status ni Junior para makilala si Senior. Sana mapatawad siya ni Senior. Ayos lang, itong Reyna na darating para makita ka ay ganoon din. Mahinang sagot ni Qiyu. Foster Mother, sa pagkakataong ito. Nakita ni Shan Qing Luo ang saloobin ni Qiyu kay Yang Kai at hindi niya maiwasang mataranta, sa pag-aakalang sinisisi niya si Yang Kai, kaya mabilis niyang sinubukang magsalita para kay Yang Kai. Wala kang kailangang sabihin, alam ko. Kinawayan ni Qiyu ang kanyang kamay at pinutol siya, hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Pinaikit niya ang kanyang mga mata ng Phoenix, tumingin siya kay Yang Kai at sinabi. Napagpasyahan na ang resulta ng labanang ito, hindi ba dapat mong ibalik ang kanyang Monster Core? Ibalik. Nagtaas ng kilay si Yang Kai, na nagpapakita ng pagtataka. Ayaw mo bang maging walang awa? Dahan-dahang umiling si Qiyu. Dahan-dahang umiling si Redmond. Matalino kang tao. Dapat alam mo ang kahihinatnan ng paggawa niyan. Hindi talaga alam ni Junior, paki-enlighten ako, Senior Qiyu. Casual na tumingin si Yang Kai kay Qiyu, tila hindi natatakot sa kanya. Pinagpawisan si Bahi, naramdaman ni Mitian ang pag-crack ng talampakan ng kanyang mga paa, at hindi napigilan ni Yu Xiong ang panginginig. May nang-ahas talagang magsalita sa kanilang master ng ganito. Hindi ba alam ng batang ito kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa? Ano ang mabuting may dudulot sa kanya ng isang makapangyarihang Monster Race Tribal Lord? Hindi ba siya marunong maging maluwag kapag posible? Munting bastos. Kahit na ang lakas ng pag-iisip ni Qiyu ay medyo mahusay, siya ay naaaliw pa rin sa kayabangan ni Yang Kai. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya na may malumanay na ekspresyon. Itong Reyna ay bibigyan ka ng mukha, ngunit dapat mo ring bigyan ng Reyna na ito ng ilang mukha. Tutal, itong Reyna ay matanda na, ang daming nagsasalita ay nakakapagod. Matanda na ba si Senior?
Pakiramdam ng junior na ito na si senior ay nasa kanyang kagalingan, hindi naman mas masahol pa kaysa sa mga batang babae na nasa late 20s. Nagulat si Yang Kai. Si Bahi at ang iba pang mga Monster Race Master ay biglang nagkagulo. Lahat sila ay nakatingin kay Yang Si Kai parang isa siyang halimaw. Sinusubukan ba niyang manligaw sa kanilang Tribal Lord Master? Talagang totoo ba ito? Sa mundong ito, mayroon talagang naglakas loob na manligaw sa kanilang Tribal Lord Master. Maingat na tumingin kay Chiyu, nagulat si Bahi at ang iba pa nang makitang hindi nagpakita ng kahit kititing na galit ang kanilang Tribal Lord Master at sa halip ay nagpakita ng kakaibang ngiti, na parabang nag-e-enjoy siya rito, malamig na umuso. Ang taong ito talaga, may maliikot na dila. Hindi katakatakang si Ching Luo ay labis na nagmamahal sa iyo, ito ba ang ginawa mong panlilin lang? Nagkakamali si Senior. Ginamit ni Junior ang kanyang personal na alindog para sakupin si Ching Luo, walang ganoong bagay bilang isang maliikot na dila. Seryosong umiling si Yang Kai. Mayabang. Kinagat ni Chiyu ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan niya ang kanyang ngiti at seryosong sinabi. Ngunit sa anumang kaso, hindi ka maaaring kumilos ng masyadong mapangahas sa aking palasyo. Kung may mangyari talaga kay Zulian, natatakot ang reyna na ito na hindi ako makasagot kay Zhu Zhao. Ibalik ang Monster Core sa kanya at may utang na loob sa iyo ang reyna na ito. Bahagyang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa maputlang mukha na si Zulian, na baka sa kanyang mukha ang pag-aatubili. Hindi na niya kailangang ibalik. Biglang sumigaw si Zulian. Isa lang itong anino ng Divine Dragon, hindi nito maitatali ang Young Lord's Monster Core. Habang sinasabi niya ito, ibinukan niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Isang malakas na dagandong ng dragon ang muling tumunog nang biglang lumabas ang pulang ilaw ng dugo mula sa katawan ng Golden Dragon at napalunok sa tiyan ni Zulian. Madaling binawi ni Zulian ang kanyang Monster Core. Galit na galit ang Golden Dragon at inilabas ang kanyang mga pangil saglit. Tao, itong Young Lord lang ang naging pabaya ngayon. Sa tingin mo ba matatalo mo ang Young Lord na ito ng ganoong anino? Masyado mo akong minamaliit. Ang ekspresyon ni Zulian ay isa sa ayaw umamin ng pagkatalo, ngunit ang paghamak na mayroon siya noon ay napalitan na ngayon ng pangamba. Aminin man niya o hindi, ang lakas ni Yang Kai ay hindi mas mababa sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 1584. Calf Monster Race. Tama na, Zulian, huwag kang masyadong magulo. Dahil nakarating ka na sa palasyo ng reyna na ito, dapat mong sundin ang mga alituntunin ng reyna na ito. Sa palagay mo ba ito pa rin ang iyong Blood Flood Dragon Territory? Bago ka pumunta dito, hindi ba tinuruan ka ng Blood Flood Dragon kung ano ang gagawin? Sinaway siya ni Chiyu. Maaring hayaan ng reyna na ito ang nakaraan, ngunit kung may susunod pa, alam mo kung ano ang kahihinatnan. Nahirapan sandali ang mukha ni Zulian bago niya ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi. Naging walang galang si Zulian, mangyaring huwag siyang sisihin, Senior Chiyu. Mitian, ibalik mo siya para magpahinga. Ilang araw na lang, aalis ka na, kaya ingatan mo siyang mabuti. Kung magdulot pa siya ng gulo, pananagutin ka ng reynang ito. Ibinaling ni Chiyu ang kanyang mga mata kay Mitian, na nakatayo roon na nanunood ng palabas mula simula hanggang katapusan, ang kanyang ekspresyon ay malamig at mahigpit. Oo, masunur ang tugon ni Mitian. Gaano man siya ka-arugan, sa harap ni Chiyu, kailangan niyang itali ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at kumilos. Wala sa 10 tribal lords ng Monster Race ang madaling pukawin, lalo pa si Chiyu, na nasa tuktok. Mabilis na tinawag si Zulian, naghanda si Yang Kai na kunin siya. Tao, tandaan mo ito, hindi pa tapos ang usapin ngayon. Pinandilatan ni Zulian si Yang Kai ng may galit at nag-iwan ng walang awa na babala bago umalis. Marahan na napangiti si Yang Kai habang pinagmamasdan si Zulian na unti-unting nawawala sa malayo bago binawi ang kanyang Golden Dragon. Maghiwa-hiwalay din kayong lahat. Kinawayan ni Chiyu si Yushong at ang iba pa bago ibinaling ang mga mata kay Yang Kai at sinabing, ikaw naman, sumama ka sa reyna. Pagkasabi nito, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay kay Yang Kai at isang malambot na puwersa ang agad na bumalat kay Yang Kai. Sa pag-unawa na si Chiyu ay tila walang anumang malisyosong layunin, hindi tumutol si Yang Kai. Hinahayaan siyang gawin ang gusto niya. Sa sumunod na sandali, sabay na nawala ang dalawa. Foster mother. Bulalas ni Shan Ching Luo. Huwag kang mag-alala, little sister, ang foster mother ay hindi dapat magkaroon ng anumang masamang intensyon sa lalaking iyon. Sa malakas na lakas ng foster mother, kung talagang gusto niya itong saktan, hindi siya makakalaban. Pang-aliw ni Yushong. Biglang nag-alala si Shan Ching Luo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagmamadaling pumunta sa palasyo ni Chiyu. Sa kwarto, lumitaw ang mga pigirya ni Na Chiyu at Yang Kai. Pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Kai na ang mga dekorasyon dito ay napakasimple at magaspang. Gayunpaman, mayroong isang hangin ng maharlika sa pagiging simple nito.
Ito dapat ang tirahan ni Chiyu. Hakahaka niya sa kanyang puso. Matapos dalhin si Yang Kai dito, tinitigan siya ni Chiyu, nanliit ang kanyang mga mata ng Phoenix, hindi gumagalaw kahit sandali. Nanatiling kalma daw si Yang Kai. Binalik niya ang tingin sa kanya ng walang takot. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang tumango si Chiyu. Mahirap sabihin kung pinupuri siya nito o kinukot siya. Ang tapang mo talaga ay hindi maliit. Natatakot ako na hindi ka makakahanap ng pangalawang tao na maglakas loob na tingnan ako sa mata. Sa tingin mo ba walang gagawin sa iyo ang consort ito? Sa palagay ko ay hindi. Tumawa si Yang Kai. Ang senior ay hindi mukhang isang taong mang-aapi ng mahihina. Kung talagang iniisip mo, kung gayon seryoso mong minamaliit ang halaga ng Divine Dragon Source sa katawan mo. Huminga ng malalim si Chiyu at same time na sinabi. Para sabihin sa iyo ang totoo, interesado ako sa Divine Dragon Source sa iyong katawan at naisipan kong patayin ka para makuha ito. Gamit nito, maaring masilip ng consort ng ito ang Heavenly Way at makapasok sa Third Order Origin King Realm. Alam mo bang ito ang matagal nang pinapangarap ng consort na ito? Kahit ang consort na ito ay hindi kayang labanan ang gayong tukso. Hindi pa rin nagpakita ng takot si Yang Kai at marahang tumango. Dahil sinabi iyon ni Senior, ibig sabihin ay ayaw mo akong patayin ngayon. And, pwede ko bang malaman kung bakit? Masyado kang matalino. Malamig nang umuso si Chiyu, tumalikod, at umupo sa kanyang upuan, walang balak na itago ang anuman habang sinasabi niya. May tatlong dahilan. Una, hindi magagarantiyan ng consort na ito na makukuha ko ang Divine Dragon Source pagkatapos kang patayin. Dahil ikaw ang pinili nito, ibig sabihin ay kinikilala ka nito. Ang consort na ito ay hindi kumpiyansa na kikilalanin ako. Pangalawa, kahit nakilalanin ako nito, maaaring wala akong pagkakataong makapasok sa Third Order Origin King Realm. Malumanay na tumango si Yang Kai. Paano ang pangatlong dahilan? Ikaw ang lalaking kinaibigan ni Qing Luo. Kung talagang papatayin ka ng consort na ito, masasaktan si Qing Luo. Ang mga nata mo ay hindi nakakabawi sa mga pagkalugi. Ang kanyang potensyal sa hinaharap ay higit na malaki kaysa sa consort na ito. Hinahangaan ni Junior ang pagiging prangka ni Senior. Tumisi si Yang Kai. Tigilan mo na ako sa pambabala, hindi ito binibili ng consort na ito. Sabi ni Chiyu na may seryosong ekspresyon. Solemn na ang ekspresyon ni Chiyu. Kahit na ayaw kitang patayin, alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo sa pagkakataong ito? Napakunot ng noo si Yang Kai. Si Zhu Lian ang tinutukoy ni Senior. Anong klaseng problema siya? Malamig na umuso si Chiyu. Ang gulo na tinutukoy ng consort na ito ay ang iba pang tribal lord sa Monsters. Sumimangot si Yang Kai, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya kung bakit sinabi iyon ni Chiyu. Minamaliit mo ang apela ng Divine Dragon Source sa mga taong katulad namin. Kung malalaman ng isang tao na Origin King na mayroon kang Divine Dragon Source sa iyong katawan, maaaring mabigla at mamangha lamang sila at subukang sakalin ka bago ka lumaki, ngunit iba ito para sa aming monster race. Ang Divine Dragon ay isang Supreme Emperor, isang buhay na sinasamba ng daan-daang milyon ng aming monster race. Sabihin mo sa akin, sino ang hindi magnanais ng ganoong bagay? Naging mataimtim ang ekspresyon ni Chiyu. Kapag lumabas ang balitang ito, ang iba pang siyam na tribal lord sa Monster Star ay tiyak na pupunta sa Chiyu Territory para hanapin ka. Kapag dumating ang oras na iyon, sa tingin mo ba dapat kang protektahan ng consort na ito o hindi? Malakas man ang consort na ito, dalawang kamao ang hindi tugma sa apat. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang dinala mo sa consort na ito? Ah, nagulat si Yang Kai. Hindi ito naisip ni Junior, pero Senior, hindi ba ito lang ang kasalanan ni Junior? Hindi ba may responsibilidad din si Senior? Matagal na siyang nakikipag-away kay Zhu Lian, kaya hindi naniniwala si Yang Kai na hindi napansin ni Chiyu. Dahil hindi siya nito napigilan kahit na napansin na niya, halatang pumayag siya. Marahil ay hinayaan niyang magpatuloy ang laban ng ito. Matiim na pinandilatan ni Chiyu si Yang Kai, natural na hindi umamin dito. Sa madaling salita, ang reyna na ito ay walang kinalaman sa iyo. Ang reyna na ito ay walang kaugnayan sa iyo sa anumang paraan. Ang reyna na ito ay hindi makikialam sa iyong mga problema. Tumuso si Chiyu, halos gustong walisin si Yang Kai palabas ng pinto. Hihihi, itong junior na ito ay hindi humiling kay senior na protektahan siya. Pinunasan ni Yang Kai ang ilong. Kung gusto nila ang Divine Dragon Source sa aking katawan, kailangan nilang magkaroon ng kakayahang gawin iyon. Nakakunot ang noo ni Chiyu habang nakatingin sa kanya ng blanko, tila hindi na nakabawi sa kanyang pagkabigla. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumisi siya. Gaano ka ba talaga kayabang? Hindi mo man lang inilalagay sa iyong mga mata ang tribal lords ng Monster Race ko. Alam ng consort na ito na ang mga tao ay palaging mayabang, ngunit walang katulad mo. Yung may kakayahan lang ang pwedeng maging mayabang. Bahagyang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata.
Sa madaling salita, kahit na gustong patayin ni Senior ang Junior na ito, maaaring hindi siya magtagumpay. Pinaikit ni Chiyu ang kanyang mga mata ng Phoenix at sinabi sa malamig na tono. Gina, galit mo ang consort na ito. Dahan-dahang umiling si Yang Kai. Hindi iyon sinasadya ni Junior, nagsasabi lang siya ng totoo. Seryoso siyang tinitigan ni Chiyu, na parang gusto niyang makita kung sinusubukan siya nitong linlanggan, ngunit ang ekspresyon ni Yang Kai ay ganap na seryoso, nang walang kahit kaititing na bahid ng pagkakasala. Ang pagtuklas na ito ay labis na ikinagulat niya at hindi niya maiwasang magtaka kung saan ang gagaling ang kumpiyansa ni Yang Kai. Siya ay isang Second Order Origin King habang siya ay isang Second Order Origin Return ng Realm Cultivator, isang buong Great Realm ang gap nila. Kahit na mahusay siyang gumanap sa pakikipaglaban niya kay Zulian, tiwala si Chiyu na kaya niya itong patayin sa isang suntok. Matapos mabuhay ng napakaraming taon, hindi pa siya nakakita ng batang lalaki na kasing dominante at mayabang na gaya ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi may kakaila na bagamat medyo mayabang ang naturang batang lalaki, mayroon naman itong kakaibang alindog. Hindi katakatakang nahulog si Qing Luo sa kanya at hindi niya nagawang palayain ang sarili. May trump card ka pa na hindi mo pa ginagamit. Sa wakas ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat ang magandang mukha ni Chiyu. Akala niya ay todo-todo si Yang Kai sa pakikipaglaban nila kay Zulian, ngunit ngayong narinig niya itong nagsasalita ng ganoong kalokohan, bigla niyang napagtanto na nagpipigil pa rin si Yang Kai. Ang mga aksyon ni Zulian ay hindi walang kabuluhan. Napigilan na ng gayong tao ang lahat ng sumisikat na bituin ng Monster Race. Sina Mitian at Zulian ay katamtaman sa kanyang harapan. Oo, agad namang umamin si Yang Kai. Nakahinga ng maluwag si Chiyu habang nakatitig kay Yang Kai na parabang isa itong halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, walang gana niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Kalimutan mo na ito, sa puntong ito, walang silbi na ituloy ang mga ganoong bagay. Maaari ka na ngayong ituring na kalahating miyembro ng aking Monster Race, at bilang senior mo, natural na hindi ka masyadong ipapahiya ng consort na ito. And, ang consort na ito ay hindi na makikialam sa mga usapin sa pagitan mo at ni Qing Luo. Hayaan mo na lang na ang kalikasan ang maglakad nito. Paano ako naging half Monster Race? Sigaw ni Yang Kai na may blankong tingin sa mukha. Ang ebalwasyon ni Chiyu sa kanya ay labis siyang ikinalungkot. Malinaw na isa siyang tunay na tao mula ulo hanggang paa. Emph. Sa tingin mo ba sinisiraan kita? Malamig na tinitigan ni Chiyu si Yang Kai. Ito ay isang pagkakataon na hindi man lang pinangarap ng iba. Bata, mas mabuting magpakita ka ng nasisiyahang ekspresyon. Isang pagkakataon. Napaawang ang bibig ni Yang Kai habang nagmumuni-muni bago nagtanong. Ang tinutukoy ni Senior ay ang tinatawag na Divine Dragon Source. Talaga, ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay medyo katulad ng kay Qing Luo. Bilang isang tao, minana mo ang pinagmulan ng isang malakas na Monster Race, kaya maaari kang ituring na kalahating Monster Race. Tumango si Chiyu. Tungkol sa Divine Dragon Source, maaari bang ipaliwanag ito ni Senior sa Junior na ito? Tanong ni Yang Kai. Ano ang gusto mong malaman? Tanong ni Chiyu. Lahat, gustong malaman ni Junior. Tumingin si Yang Kai kay Chiyu na nakangiti. Kumunat ang noo ni Chiyu, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng galit, sa halip ay matiyagang nagpaliwanag. Dapat narinig mo na ang katagang Ancient Divine Spirits. Noong sinaunang panahon, ang ilan sa mga makapangyarihang nilalang na ipinanganak na may pagkakabuo ng langit at lupa ay Ancient Divine Spirits. Sila ang mga nauna sa aking Monster Race at sila ang pinakamakapangyarihang pag-iral. Ang Demon Race namin ay may 10,000 angkan, na lahat ay nagmula sa linya ng dugo ng Ancient Divine Spirits. Gayunpaman, ang ilang mga angkan ay nagmana ng isang manipis na bahagi ng bloodline, kaya sila ay medyo mahina. Ang ilang mga angkan ay nagmana ng isang mayamang bahagi ng linya ng dugo, kaya sila ay lumalabas na malakas. Oo, ang nakaaway mo, si Zulian, ay nagtataglay ng bloodline ng Blood Flood Dragon, ibig sabihin nagmana siya sa lahi ng dragon, at hindi manipis ang bloodline na namana niya. Kaya naman nang lumitaw ang Divine Dragon Source sa iyong katawan, agad siyang napigilan. Kaya naman sobrang interesado ang Divine Dragon Source sa kanyang Monster Core, dahil kung nilamon nito ang Monster Core ni Zulian, mapapalakas nito ang kanyang lakas at mapapalakas nito ang kanyang sarili. Si Yang Kai ay nakinig ng mabuti, panapanahong tumatango. Ito ang mga salita ng Red Moon Tribal Lord ng Monster Race, kaya walang alinlangan na sila ay napaka-autoridad.